Everyone, kumusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman and panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. And kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So, ayun na nga, another reaction video na naman for today. And syempre, sobrang na-excite na naman ako. Pero bago ko simulan ng lahat, guys, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang aking latest reaction video, ayun ang Mardy. Syempre, ang love story ng Mardy. Part 1, and dun tayo nalinawan din talaga, ayan. And syempre, sabi ko nga, we need to move on and then accept the fact na talagang wala na yung Marjel. Pero hindi sila mawawala sa puso natin yung memories na ginawa nila from the very start na naging sila ni Yano, diba? Supportahan na lang natin kung sino yung ngayon ni Yano, diba? Yun yung pinaka-importante kung mahal natin si Yano, diba? And malinaw talaga and legit talaga yung kiss. Oh my god, diba? And sana guys ha, lahat ng mga Marjel fans, huwag kayong magalit kay Amazing Janus kasi nandito pa din ako to support Marjel at kahit sino pa yung tinatambal kay Yano, okay? So kung hindi nyo pa yung napapanood, nandyan yan sa may description, i-check nyo na yan, i-like and i-share at mag-comment kayo para sa mga susunod ko pa mga reaction video, okay? So for today's reaction video guys, ang gagawin natin is yung part 2. Diba? Since may part 1, kailangan may part 2. So, excited na ako kung anong ganap din dito. Baka mamaya may eksena naman. And guys, disclaimer lang ha. Yung may mga kiss dito, ayan. For sure naman, ayan, aware kayo sa mga ganitong bagay. And of course, alam niyo yung mga dapat na pinapanood at hindi pinapanood, okay? So, kailangan aware tayo sa mga ganyan. And gusto ko nga palang magpasalamat kay Baggies K for her video and credits to her, of course. And don't forget to subscribe to her channel. Andyan din sa may description. And ang kanang original video, ilalagay ko rin din dyan. And please, subscribe to her channel, okay? So for today, ayun yung gagawin natin, yung part 2. And na-excite na ako kung anong ganap dito. Kasi iba rin ang epekto talaga ng Mardy. And hindi ko alam anong ganap dito. Pero panoorin na natin to. Let's go! Yan, may mga pagyakap! Oh my god! Oh my god! Ang daming ganon na ganap! Kaloka! Mardy family, ayan. Ang dami din na, in fairness. Second episode, ayan. Thank you so much kay Baggies K for the video. Ha? Credits to you. Mardy story. Lumuwas na papunta pang pangke si Queen, samantala si King di napakali sa live para excited na makasama. Sunshine, my best times, my I love the music ha, ginalingan sa pag-e-edit. Isang oras at kalahati lang naman ng layo na lalakbay ni Queen bago marating kung saan si King. Habang si King bago sa katay, madaling araw nakarating si Queen, kaya naman naghanda nang makakain ng King. Taray, sa ano all pinaghahanda ng pagkain? And I'd say I do for the rest of my life. Nakarating na sa wakas si Queen at prepare na din King na makakain ng kanyang Queen. Ipagluto niya. Ano sa tingin niya pinabalikin pa sa kanya? Magkasama na ba sila guys sa ano, isang bahay? Nag-live in na silang dalawa. Tingin nga ako, babe. Nandiyan sa labas. Baka naman kahit pangit masarap. Tara, tingnan natin. Ay, di ba kahit pangin, baka naman masarap. Basta taong mahal mo yung nagluto, masarap siya. No? Ang sweet talaga niya, no, napaka-sweet. Kasi sa tosino yun, babe. Oh, talagang nasunog. Ali ka na dito, tingnan natin. Medyo sweet din yung voice ni, ano, ni Cindy. I love you. Grabe to, sana all may tagaluto.
okay lang yun, di ba? At least nag-effort. Yes! At least nag-effort. Sa wakas dumating din yung pinapangarap ni King na makasama na niya ang kanyang queen. Kahit alam niyang maraming silang aharapin na pagsubok sa buhay. Oh my God. Hindi mo na nila iniisip ang mga bagay na yon kung ano ang kinalalabasan sa mga naging desisyon nila. Ang mahalaga, magkasama na sila at di na mapalayo ang bawat isa sa kanila. Yes, alam nyo, importante yun, no, na magkasama kayo ng taong mahal nyo. Kasi parang pag magkasama kayo, hindi kayo nakakaramdam ng takot kahit ano man dumating na problema sa inyo or pagsubok. Alam nyo yun. My God! Yung mga pics talaga together! Naging masaya ang dalawa, nilalasap ang bawat araw na di magkasama, di na kailangan itago. Pag mahal mo, huwag mong itago. Kung mahal niyo ang isa't isa, kailangan niyo maging out, diba? Lalaki sa babae, lalaki sa lalaki, babae sa babae, diba? Kapag nagmamahal tayo, kailangan proud tayo. Ulit-ulitin ko sa'yo. Ay! Ang lamig ng boses. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Oh my God! Ang lamig ng boses. It's over, over. It's not the way I choose to live. The distance almost got. Yung pagkanta, walang sinayang na oras, sobrang sweet nila sa isa't isa. Masasabi ko na lang sa sarili ko, oh my God. Oh my God, nagkasama. Kala nila dalawa magiging okay na lahat pag magkasama sila paligid. Marami talaga kung madalang sila magkasama. Hindi lang sa mga fans, kundi sa mga taong nasa paligid nila. Okay, after ano nangyari, di talaga mawawala yan eh. Kapansin-pansin na di nagpapansinan mga tao. Si Queen tahimik, nakikiramdam, pinipilit pa din niya makisama sa mga nasa paligid. Kahit alam niya at ramdam niya na ayaw sa kanya. Kapansin-pansin si King na di siya masaya sa bawat life dahil marami mas siyang iniisip na stress na siya sa mga nangyaring hindi lang sa labas kundi sa loob. Sa loob ng SY ba to, guys? Oh my God. Ang ganda ng kanta, in fairness, ha? I Choose You. Yun ba yung title niyan? Kaya naisipan naman niya umalis sila kasama si Cindy. Means tatakas. Pero si Queen di siya pumayag sa gusto niya mangyari dahil iniisip na siya ang mapapasama sa mga tao. Wow! Iba naman yun, ha? Ginalingan doon ni Queen, ni Cindy, diba? Ibang klase. Ayan, sa mga nangyayari sa loob, minsan nagdadalawang isip na si Queen kung mag-sign ba siya o hindi. Pero nananaig ang pagmamahal sa mga payo ng kaibigan na kailangan siya ni King. Ayan. Sandali nga, guys, ha. Ayan, I want to clear everything lang, ha. Ayan. So, sinasabi dito, ayan. So, hindi ko nga, sabi ko nga, di ko alam kung saan nanggagaling tong source ni Baggies K. Pero, credit sa kanya. And thank you so much sa mga information na binibigay mo, no. Plano ba ni ano? Plano ba ni Cindy na pumasok sa SY? Ayan. One of my question yan. Plano ba niyang pumasok sa SY? Kasi di ba pinasok siya ni Yano? Diba? Pinasok siya ni Yano. Si Yano yung nagpilit na ipasok siya. So ngayon, nagpa-plan siya na mag-sign or kinukuha na siya mismo ng SY. And then, yung mga tao na ayaw kay Queen, na ayaw kay Cindy, sabi ko nga, you never please a person na para gustuhin ka or gustuhin ka, di ba? Hindi natin kailangan ipilit yung sarili natin sa mga taong ayaw sa atin, di ba? Ang importante, masaya tayo, nag-enjoy tayo sa ginagawa natin at masaya tayo, yun yung pinaka-importante. Huwag natin isipin yung mga ibang tao sa paligid natin. Kailangan ano lang, kalma ka lang, di ba? Tanggapin lang natin, go with the flow lang, di ba? Kasi pag inisip natin yung mga ganyang bagay, mas may stress lang tayo. And sobrang bumibilib ako kay Cindy kasi dinedead mo yung mga ganitong tao. And iniisip yung mga bagay na mas makakabuti, especially kay Yano, di ba? So ituloy natin.
Mas panatag si King pagkasama niya ang queen niya na alalay sa kanya para di maisipan ni King na alis. Kaya ang boss nila nakiisap kay Queen at maging part na siya at pinagkatiwalaan si Queen sa lahat ng... Ah, okay! Okay, gets ko na. So yung boss na pala ang nag-offer kay Cindy para naman maano, magabayan din si Yano. Sino mas matanda kay Yano at kay Cindy, guys? Lahat ng plano ng boss para kay King, sinabi lahat kay Queen dahil alam niya na nakikinig lang si King kay Queen sa lahat ng bagay. Yes, no? Usually, ay kinig talaga yung mga tao mahal natin sa mahal natin, di ba? Especially kung babae yan, di ba, lalaki, makikinig yung sinasabi, di ba? Kaya minadali ng maayos lahat, pati papeles sa kontrata para maging party na si Queen at mabantayin si King para di naaalis pa. Ayan, oh my God. Alam nyo, mas pinipili talaga ni Yano yung magmahal at love life, no? Kesa career, no? Kasi nga siguro, kaya niya namang mabuhay ng simple lang and then maghanap na ibang trabaho na kaya niya. Kahit ano pa kasi trabaho, kaya niya. Si A nakala niya nakakaintindi sa lahat, yung pala hindi bilang nagbagong pakikitungo sa kanya na malaman na doon maging parte na siya sa work. Isang araw bigla siyang kinausap o sinita dahil nakatulog umano si R. Sa studio na bawal daw yun. Wala man alam si Queen sa bagay na yun. Oh my God, totoo ba to? Ayun na, ayoko rin mag-judge ha. Ayoko rin mag-judge kay Angel or what. At sa mga taong behind nito ha. Hindi ko rin kasi alam yung totoong story eh. Sa totoo lang. Ang hirap magsalita. Oh my God. Ang hirap sa totoo lang. Kasi wala akong patunay or what. Diba? Kaya mas minabuti ni Queen na kausapin si R at humingi ng paumanhin sa nangyari at nagpaliwanag na wala na siya alam. Diba, ang humble din doon ni Cindy ha. Nakaka-believe din, diba? Kailangan talaga tayo yung unang nag-a-approach sa mga tao. Tayo yung magpakumbaba. Diba? Lagi niyang kinakantahan si Cindy, no? Ayan, grabe to! Ganun yung bahay to, guys, kaila Cindy. Grabe, ang dami na pala talaga nilang moments together kasi ang daming video, oh. Dami ng video. Kahit may mga problema sila, dinadaan sa kanta na parang di sila naapektuhan sa mga pampabatikos. Deadma lang tayo, guys. Diba yun yung pinaka-importante, no? Sana ma-realize din ang mga basher na may mga kanya-kanya rin tayong buhay, no? Na kailangan nating i-priority. Di sila nawala ng pag-asa na balang araw natatanggap din sila. Di man, totoo yan, di ba? Hindi man sa ngayon, sa tamang panahon, di ba? Just go with the flow lang. And then maniwala lang na magiging okay yung lahat. Grabe, yung pinagdadaanan nila ngayon, ha? Sipag noon ng asawa ko. Asawa ko! Oo. Ayan. Handog. Parang medyo maliit yung isang mata ni Cindy, guys, no? Binivideo niya. Napakalamig ng boses niya, no? TikTok pa more. Sabay tayo. Oh my God! Kailan naging sila October 4? Natutulog yung boyfriend ko. Paprank natin siya. Oh
Oh my God, talaga magkasama sila lagi, no? Ang dami na nilang video together. Ayan. Anong prank to? Kila Cindy ba, guys, tong bahay na to? Or kila Yano? Taga saan pala, guys, si Cindy? Saan yung ano niya, lugar niya? Malapit lang din kila Yano ba? Pampanga din ba? Or what? Comment niya yan, ha? I-comment niyo. Anong prank to? Oh my God. Sana magkaroon din sila ng personal vlogs, no? Together. Sabi ko po. Hala? Sa Facebook lang ako umano eh. Facebook lang ako tumingin. Tapos po dyan eh. Ang sweet niya! Saan ang sweet niya! Oh my God! Ay! Grabe to! Ayan ha! Sa mga batang nanonood, pumikit ang mata, okay? Ah! Oh my God! Babe yung tawagan. Parang kami ng jowa ko. Babe! Hello! Oh my God! Ito ka. October 4, Vansari. Grabe, dami nilang moments together. Hindi ko masyado maintindihan. Hello! Pina-prank niya na pauwi na, ano? Isa. Prank siya kanina. Ayaw niyang magpatalo. Kala niya hindi na na tayo yung baby. Grabe to. Kiriting kaya kata ngayon. Kanyan sila kasi sana huwag natin ipagkait sa kanila yung mga bagay na ikakasay nila dahil sila nakakaalam kung saan at kanina sila magiging masaya. Hindi tayo pipili para sa kanila. Exactly yan. Oo, totoo yan. Oh my God! Alam nyo guys, sabi ko nga sa inyo, no? Kapag nanonood kasi ako ng mga video, especially kapag nasimulan ko na yan, pag every time na ginagawa ko yan, dun ko talaga sila minamahal. Ayan, and then, sorry guys ha, kung i-open ko dito, ayan, may nabasa ako isang comment dun sa reaction video ko na napakabalingbing ko daw. And then, ayan, so from Marzel and then naging Mardy. Sabi ko nga sa inyo guys, as a reactor, wala akong pinipili. Sabi ko sa inyo, kahit may Mardy na willing pa rin ako
maggawa ng reaction video for Marzel kasi I started na gumawa ng reaction video sa Marzel. And naging part na rin ako ng Marzel kasi kinilig na ako dyan eh, sa tandem ng dalawa na yan. And then sabi ko nga, nandito talaga ako to react for Mariano. So kung sino yung tinatambal kay Yano, supportahan natin. So ganun yung ginagawa ko sa totoo lang. And sana no, maging open-minded tayo sa ibang bagay, maging open-minded tayo sa mga nangyayari ngayon. Kasi kapag hindi tayo naging open talaga, iba yung papasok sa utak natin eh, diba? So kailangan natin maging open and we need to accept na mga bagay talaga na nangyayari, especially yung mga totoong nangyayari, diba? Kasi mahirap yan eh, mahirap yung mga ganyan, diba? And maging masaya lang tayo, diba? Yun yung pinaka-importante, good vibes, maging masaya tayo, diba? Maging masaya tayo para sa mga taong iniidolo natin, sa mga hinahangaan natin, yun yung pinaka-importante kasi magiging masaya sila pag masaya rin tayo, diba? And, ayan, syempre, no, ang dami na namang patunay for today, ayan, sa Mardi, ayan, and sabi ko nga, disclaimer, hindi ko sure kung totoo to or what yung mga sinasabi dito ni Bagis K, pero ang totoo sa akin, alam nyo, yung nakikita ko yung mga videos together ni Mariana at saka ni Cindy, doon ka talaga mapapatunay na legit talaga eh. Ibang klase na never ko talaga nakita sa Marzel. Diba? So, alam niyo yon, paniwalaan natin kasi yun na yung nakikita natin. And soon may lalabas pa. And sana, maglabas sila ng vlog sa SY and then doon talaga natin mapapatunayan kung gaano talaga katotoong Mardi, diba? So, ayun na nga. Maraming salamat for today. And if you like this video, guys, please give me a thumbs up and don't forget to like and share and drop a comment after watching video, okay? And again, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!